next owners, next man. Let me talk to him. Let me talk. Subukan natin pantayan. Okay, pantayan natin sila. 1, 2, 3. Good morning, mga kapatid! May 8, maabig abuklas o mga kapatid. Isang masaya at makakalikasang umaga para sa ating lahat. Think happy, think earth tayo this Wednesday morning. Tulad na lang ng ibinahaging energy ng ating mga bisita ngayong araw. That is so right, Jess. Makakalikasan. Yes, all right. Sabi ko, gusto mong kalikasan? Flowers tayo today. Flowers. Talaga naman pong nakakabuhay ng umaga ang ipinamalas nila sa ating performance today. Paano ba naman kasi sumasabog sila sa galing at syempre sa ipinararating nilang mensahe sa atin. Di ba, Mau? Yes, totoo yan, Mama Dibs. At para naman sa ilan sa ating mga kapatid, yung kanilang performance kanina ay isang uri ng sayo na kung tawagin ay all style. Oh. So parang sa freestyle dancing, pero hindi siya impromptu, Jossan. Hindi. Lahat ng style nandiyan. Yeah, oh, lahat. Diba? All style. Kaya ng mga dancers, sinasabi nila na itong all style, walang boundary sa estilo. Pero meron ding choreography, katulad sinabi ni Mau. Magandang dance style nga raw ito para mag-express at maghatid ng ilang mahalagang mensahe sa audience, Mami Chiki. Feel ko nga di ba? Talaga nakakaaliw kasi ang daming mga intensyon nitong sayo na ito. Tulad nitong pinerform ng ating mga bisita ngayong umaga, di ba? Nandyan yung love for country, mahalin mo ang Pilipinas. And syempre, love for self-expression most of all. Yan ang pinakamahalaga at yan ang kanilang peg sa kanilang performance kanina. Kaya mas kilalanin pa natin ang Exploders Extreme. Ganda ng pangalan eh. Kumain natin si Philip Valdez, ang kanilang head coach.
siya asa na si Philip. Ay, nando. Philip! Sa gitna! Good morning! Congratulations! Ang galing ng mga bata. Anong pangalan ah? Exploders Extreme. Bakit yan ang pangalan ninyo? Ayan po, kaya po Exploders Extreme yung pangalan po ng grupo namin. Eh, nanggaling po talaga kami sa grupo po ng mga festival dance. Okay. Tapos, ayan po, hindi po kami, magkakaaway po yung grupo po talaga namin. Magkakalaban po kami, tapos magkakaaway. Tapos, may part po kami na nagsalim-salim puwersa kami. Tapos, syempre, hindi po kami hinayaan na sarili namin na bakit sa festival lang tayo sumasayaw. So, parang mas in-explode pa po namin yung talento namin. Wow. Ano yung mga festival na yan? Ayan, sumasali po kami ng Tinapay Festival, Panagbenga Festival. Oh, love that. Lahat po ng festival sinasayaw po namin. At karamihan din po dito is mga choreographer din po. Ay, tungkol po kami, bakit naging all style? Yung tawag dun sa style ng pagsasayaw. Ano yung ibig sabihin ng all style ba? Yes po. Ang all style po, marami po itong uri po ng sayaw. Pag sinabi pong all style, ibig sabihin po, lahat po ng sayaw nandito like femme, mga gay or hip-hop, women, yeah. Yes, hip-hop, jazz, crump, all style, lax, ganun po. Pero hindi gaya ng freestyle, ito choreograph. Yes. No? Yung freestyle kasi kung ano lang in the moment na mapil mo. Yes. Alam na alam ni Justin bilang dancer. Yes. Freestyler yan. Patay tayo dyan. Huwag mo sabihin yan. Pero ito, ano ba yung pinakamahirap? Sila yan, Jess. Hindi kami, ha? Nakausap ko ng mga producer. Hindi, okay. Dito na lang tayo kasi dito magaling si Jess. Yung magbibigay ng mensahe. Ayan! Dance. Kayo kasi, siya kasi ang mensahe niya through delivering the news. Kayo naman through movement, dance. Anong mensahe ba kadalasan ang daladala ninyo pag nagsasayaw? Ayan po, ang mensahe po namin din sa pagsasayaw, expression po na pagsasayaw namin is nakakatulong lalo po sa mga kabataan ngayon. Lalo po ngayon, marami pong naliligaw na landas. Kaya sa pagsasayaw po namin, nakikita po namin o pinapakita po namin yung expression sa pamamagitan po ng pagsayaw po namin. At saka I think what's nice also about having a dance group like this, you have a very nice support system. Yes. Tsaka maganda yan, nakakaroon kayo ng mas bigger purpose. Diba? Yes. Na imbis na kunyari tumatambay, at least you're doing something better. Pero may iba sa inyo, estudyante pa, no? Paano yung binabalanse, yung oras? Yes po, ngayon po may weekdays po. Karamihan po dito talaga is estudyante po. Yan, ang practice po kasi namin, lalo't iba-iba po yung schedule namin. May pang-umaga, may pang-hapon po. Ang schedule po ng practice namin is 7 PM hanggang 9 PM po. Okay. Pag may contest naman po kami biglaan, ina-advance po namin sila na may gantong contest. So, pag galing po sila sa school, nagbabaon na po sila ng costume, sapatos na gagamitin po na. Tapos, dumidiretso na po kami sa meeting place para po doon na pag-usapan kung saan po kami kumontest. Okay. Wait lang, Philip. Ako'y merong ano, kami nag-stand out sa akin. Lahat sila sa ano, pero may isang nag-stand out sa akin. My name is Dunyel po. Ano? Dunyel Gasingan po. Dunyel, alam mo, pwede bang ipakita lang natin direct? Kasi grabe yung facial expression niya. Pwede sayaw kang isa, tapos pakita may project. Ready siya, ready. Go, go, yeah! Ano yung facial? Oh, direct pa music naman. Music, please. Pa music. Let's go, DJ. Ano orin mo? Para magawa mo. Mag-expresso na. Hey! 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 Favorite move mo, dali yung pinakamagandang move mo, Jacob. Music! go! Hey! 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 Go! Let's go! Para lang maintindihan nila from scale of 1 to 10, gaanong kagaling magpasaya at pagpaligaya ang sayo sa'yo? From 1 to 10? 10 po. Wow! Bakit? Simula po nung... short story lang po. Simula po nung 13 years old po ako until now po,
sumasayaw pa rin po. Ilan po 18 po. 18. Wow. Alam mo, paano yung isa pa tanong ah, yung nakakalimutan mo yung problema mo habang nagsasayaw ka, 1 to 10? 10 po. Talaga naman. Sige, iniisip ko lang. Oo, kasi yung iba ginagawa ay hamdang sa illegal na paraan, eh ganun din naman ang epekto ng dance, di ba? Hindi, tsaka mami, di ba iba yung hormones na lumalabas kapag nagpapapawis ka at sumasayaw. Endorphins. Ganun din pala yung high, di ba? Kasi kay Chester, hindi endorphins, dolphin. Dolphin! Nagpapapawis din, hindi lang talaga sa sayaw, kahit anong ipilit, pero wala talaga. Jess, alam mo nakita mo? Kanina, 10 years old. Oo, yung 10 years old ako. Ano yung ano? Ano? Valedictorian lang. Susulit lang. Susulit lang. At ako, gusto ko yung sinasabi niya na short story lang po, nung 13 years old po ako nagsasayaw na ako. Si Jess din, nung 13 years old, di na siya nagsasayaw. Balik na. Natuto na. Natuto na. Okay. Wait, wala magturo? Promote agad? Oo. Wala turo? Okay. Pero yan, alam mo, mas okay lang nabigyan natin ng floor yung mga talaga. Ang galing mo doon. Sige, kayo dahil. Ang galing mo doon. Sige. Isang move lang. Sige, isang move lang na pwede namin gayahin. Isa lang. Pwede gayahin ni Jess. Ano nito? Na pwede gayahin, na pwede gayahin. Princess. Oo. Sige lang. Go. Hey. Where do we find you? Where can we ano join you in? Baka mamaya pwede yung mga malapit sa inyo, join sa inyo. Ayan po, kami nga po pala ang Exploders Stream from Barangay Tandang Sora, Quezon City po. Sa ngayon po, lumalaban po kami sa mga local competition. Next month po, nagbabalak po kami sumali sa International Dance Competition. Ooh. Kung papalarin po at sa... kung kakayanin po ng budget. Sa lahat po ng mga gustong tumulong or sa lahat po ng mga gustong sumali sa grupo po namin, just visit lang po ang aming official page, Exploders Extreme, or PM po sa aking personal Facebook page, Philip Valdez. Yun lang po at maraming maraming salamat po. Tulad ninyo. Maraming maraming salamat. Sana makapag-uwi. Maraming salamat, Exploders Extreme. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.